Magandang hapon, Maxi. Thank you for coming. Tingnan mo naman ang office namin ngayon. Eh, mukhang konti tahimik na, no? Ang tahimik, oh. Except yesterday, talagang marami kaming tao dito. Yesterday. So, ayan. Tayo nag-close tayo ng polo for 1 week, and of course we inform our good ambassador about kung bakit tayo nag-close, dahil tatlo sa ating mga polo staff ay nagkaroon ng COVID-19 infection. So sa ngayon okay na sila, most likely baka bukas after sila mag-PCR, mag-swab, kung negative na sila, then they can report to office by tomorrow. O balik trabaho sila. So, isang linggo ang hindi tayo, nag-close tayo, dahil we have to give way sa ating mga workers din. Siyempre, pahinga sila konti. At saka nag-disinfect tayo ng opisina. Tapos dalawang beses kami nag-disinfect yung bago nag-swab sila, nung nag-positive sila, nag-disinfect kami kaagad. Now, bago kami pumasok, nagkaroon din kami ng disinfection. Para, hindi lang para sa amin yun, kung hindi, para sa ating mga clients na humihingi ng tulong dito sa office. COVID, last year or 2 years ago, almost 2 years, hindi naman talaga kayo nagpapatupad ng appointment system. So, how come ngayon, parang bigla-bigla na nagkaroon ng online appointment system? Yes, kasi maraming konsiderasyon kung bakit hindi tayo nag-appointment systems nung mga online appointment system nung mga panahon na yun, during pandemic, kasi unang-una, walang pasok. Oh, pangalawa, suspended ang deployment ng workers to Kuwait. So, hindi kailangan employment contract to be verified, hindi kailangan ng job orders para sa mga recruitment na offices, dahil hindi sila makadeploy. So, nung nag-umpisa tayo last year, 2020, nung yung deployment ban na was lifted, so, nagkaroon tayo ng regular na work again yung mga recruitment agency, foreign recruitment agency, ay nagpunta na sila dito sa atin at nagpo-process ng verification ng contracts at saka mga job orders. Same thing also yung mga ating OFWs na hindi nakauwi because of no flights. Ang dami nila dito, kaya at that time talagang walang processing o balik magagawa because there's no flights. At kung mayroon man, ay talagang mahal ang ticket. So, sa ngayon, nakikita natin na kahit papaano bumaba ang ticket, especially nung nagkaroon tayo ng mga special flights. So, marami ang nag-a-apply ng verification of their balik magagawa contract na yung mga gustong magbakasyon sa ating bansa. So, marami sila. So, kaya kung nakikita natin, talagang marami na ang nagpupunta sa office dito. In fact, kahapon dapat lahat ang pupunta dito sa polo ay through appointment na, no? Oh, so pero yung iba, naintindihan natin kasi hindi nila alam, nagpunta sila dito. So almost 400 kahapon ang nag-apply ng PM verification of contract. Pinapasok namin lahat yun. Because naiintindihan namin sila, hindi nila alam. So, pinapasok namin lahat. But today, tingnan mo, tahimik ngayon kasi naubos yung kahapon na talagang during our 1 week na sarado kami, naipon yun. So, naiintindihan natin. So, pinorses namin yung lahat. At today, yung mga may appointment na lang. Pero, yung appointment sa mga gustong umuwi ay
ang araw-araw na nilagay natin diyan sa appointment ay 50 lang. So 50 per day lang talaga? 50 per day. Kasi alam mo, kung lalakihan natin diyan, then there is no use to have this appointment system. Kasi kung titingnan mo, kailangan i-reduce natin ang number of clients na pupunta dito sa atin because of this COVID. COVID-19, no? Para maiwasan natin ang infection. So, kaya ni-reduce natin yon. Now, itong 50 na to, today, marami rin ang pumunta. In fact, almost 100 ang na-process natin ngayon. Pero pinapasok namin yon kasi yung iba, may mga flight na sila, confirmed tickets na pauwi sa Pilipinas. May confirm ticket sila, so kinukonsider natin yon kasi may confirm ticket sila. So kung mag-appointment pa sila, baka magkaroon pa ng problema, hindi pa ma-process ang kontrata nila, uuwi sila. So baka hindi sila makabalik dito, so kinukonsider na natin sila, provided na mayroon silang confirm ticket. Okay, so sir, 50 lang, kung walang appointment system, wala yung quota yun? Walang quota yun, walang quota yun, walang quota. Average namin mga 100, mga ganun per day. Yes. So kayo sa tag-office per day lang. So, yun lang nga sir, no, yung concern kasi ng karamihan dahil sa biglaang punta sila dito, dalhin nila yung confirm ticket nila at ipoprocess namin ang hindi, mayroon ng instruction sa kanila. In fact, hindi lang guardia na nandyan, isa sa aming senior staff nandyan sa gate. Papasukin sila. Kahit wala ako, basta makita lang nila yung ticket nila. In fact, today, marami ang pinoprocess natin. Actually, kung titingnan mo, walang problema yun. Kasi, alam mo, dito, sa lahat naman ng bansa, kailangan sumunod tayo sa protocols ng bansa na yan. Especially, itong COVID problema natin, COVID-19. So, dito naman sa bansang Kuwait, talagang may protocols na tayo sinusunod, no? Kasi, especially nung nag-announce ang government na only 50% na actually ang papasok sa opisina, no? At yun lang ang at saka lahat dito sa almost all dito sa Kuwait, yung mga government offices ay naka online sila appointment online. So susunod tayo sa kanila para naman na sabihin hindi nila masabi na hindi tayo nagrerespeto kung ano ang pinatutupad nilang batas dito. We have to respect and follow kasi nandito tayo sa bansa nila, dito sa Kuwait. Actually, sinabi ko rin yung kahapon, I had a meeting with the representative of recruitment agencies dito sa dito sa Kuwait kahapon. Minit ko sila kasi of course marami silang mga gustong malaman, gustong itanong, at gusto nilang direct talaga na masagot yung mga katanungan nila. So I called the meeting at saka nandito sila kahapon. So yun din, naitanong nila sa akin hanggang kailan ang appointment natin dito. So sabi ko sa kanila, temporary to. At let's pray na itong COVID-19 ay matapos na to. Kung matapos to, o kaya mag-normalize tayo, kahit hindi mag-normalize, siguro sasabihin ng government ng Kuwait na we are okay na gaya ng dati dito before this Omicron na dumating dito sa atin, spread itong, then this is temporary and then we will not anymore implement the online appointment.
Diba? So, yan, malinaw ko, no, mga kapiloy, or hindi mga kapamilya, na huwag kayong, ano, don't worry. Flexible naman, sir. Two online appointment for verification of contracts at saka job orders, the visa 20 and the visa 18. So yung visa 20 natin, kasi marami yan, marami. So ang inanuta natin sa kanila, 30 per day, 30 agency per day ang magpo-process ng documents nila dito sa atin. 30 in the morning at saka sa hapon ang releasing ng documents nila. So, kailangan 30 rin, no? So, 60 a day. Ngayon, ang sa visa 18 din, 20. 20 ang submission nila sa appointment online. May mga schedule the same day, So, 20. In the afternoon, ganun din, releasing. So, yung releasing, in the afternoon, wala nang appointment. Kasi alam na namin kung sinong papasok dito, mayroon silang staff dadalhin na ito ang date ng releasing ng documents ko. So, papasokin sila kahit walang appointment. So, ganun po sistema. So, it's very flexible naman. Maxi, kahit yung mga, for example, hindi talaga nilang alam na may online appointment, tapos malayo ang pinanggalingan nila, ay tinutulungan natin yun. Kasi tinitingnan natin ang layo ng travel at saka yung expenses nila. We cannot also afford to, you know, to let them sacrifice na ganun ang gagawin natin sa kanila. We always have, nandito kami para tumulong, hindi para pahirapan sila. Salamat po for that explanation. Now, ito is not related to the appointment. May marami tayong mga kababayan, mga medical workers, mga nurses.